un Dios. Sayon, maganda ang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa ating banal na misa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdadasal ang lahat ng mga lumayo na sa ating simbahan, sa ating Panginoong Jesus, yung nabubuhay na sa kamalian, nawala na sa katotohanan. Kasama nating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na may karamdaman, kasabay ng ating pananalangin para sa lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Misak, at Abignego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento.
Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Misak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sidrak, Misak at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Misak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kaniyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, Purihin ang Diyos ni Sadrak, Misak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kaniya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat sa salitang nagbubuhat sa puong Diyos ng liwanag siya tiyagaya aning ganap. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, Kung patuloy kayong susunod sa aking aral,
Tunay ngang kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ninuman, paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawaan ni Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi lahat ng naniniwala sa Diyos ay nasa katotohanan. Akin pong uulitin yon. Hindi lahat ng naniniwala sa Diyos ay nasa katotohanan. Meron tayong alam na at nakikita natin, napapanood natin, naobserbahan natin na nagsasabing naniniwala sa Diyos pero liko at wala sa katotohanan ang kanilang paniniwala. Napakaganda ng paalaala sa atin ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Bakit mahalaga yon sa buhay natin bilang mananampalataya? Dahil nga pwede tayong malinlang sa ating paniniwala. Pwede tayong magkamali. Kaya nga napakahalaga na tayo ay palaging sinusuri at inaalam kung ang atin bang pinaniniwalaan na siyang nagiging, kung tawagin ay direksyon ng ating buhay, ay base sa totoo at hindi sa panliling lang o kamalian. Narinig natin sa ating mabuting balita na may mga naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Pero ang kanilang paniniwala ay mali. Narinig natin na yung mga naniniwala sa ating Panginoong Jesus ay nagsabing sila'y mula sa lipi ni Abraham o lahi ni Abraham, ang kanilang ama ay si Abraham at wala pang umalipin sa kanila. Ito'y isang kamalian, hindi ito totoo. Sapagkat pag tiningnan natin ang kasaysayan ng mga Israelita, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang disobedience to the will of God, sila ay hinayaan ng Diyos na maging alipin ng mga Egyptyo or slaves of the Pharaoh upang turuan sila ng leksyon at sa pamamagitan nito ay makita nila ang tunay at sambahin ang tunay na Diyos. Kahanga-hanga
ang paninindigan at ang pananatili sa katotohanan ng tatlong tapat sa Diyos na inihagi sa pugon ni Nebuchadnezzar or Nebuchadnezzar. Dahil sa kanilang katapatan sa Diyos, hindi lamang sila ginantimpalaan ng buhay na hindi kailanman kinitil ng apoy, kundi buhay na walang hanggan, na walang kamatayan. At yan ang bunga ng kanilang katapatan at katotohanan o pananatili sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ngayong umagang ito bilang naghahanda sa pagsama sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at pagkamatay sa krus, may mga kung tawagin ay hard truth na dapat nating panindigan at panghawakan. Ang una ay ito, dahil sa tayo ay prone na magkamali, dahil sa tayo ay prone na maging bias sa mali o malinlang, kailangan nating magnilay o mag-discern sa ating araw-araw na ginagawa sa buhay o pinaniniwalaan sa buhay. Ang discernment ay isang pamamaraan kung papaano natin aalamin ang katotohanan. Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Ano ba ang ipinapagawa ng Diyos? At hindi natatapos sa pag-alam yung discernment. Nagtatapos ito sa paggawa o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Upang huwag tayong malinlang, sikapin natin na araw-araw, we discern the will of God. Anong gustong ipagawa ng Diyos sa akin ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, ngayong mga panahon na ito? Ano ang kanyang kalooban? Yan ang una. Ikalawa, pag nalaman natin ang kanyang kalooban, katulad ng fruit ng discernment, supposed to be, ito yung ating susundin, kung tawagin ay obedience. Hindi natatapos ang discernment sa pag-alam ng katotohanan. Ang discernment ay nagtatapos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At nangyayari yan kung sa loob natin ay meron tayong tinatawag na katapatan or fidelity sa kanyang turo at aral. Ngayong mga panahon na ito, mga kapatid, mabigat at mahirap sundan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Pero yan ay isang hard truth na kung hindi natin yayakapin ang mga hirap at sakit sa buhay natin, hindi natin mararating ang muling pagkabuhay. At kailangan natin ng dasal dyan, kailangan natin ng discernment, at kailangan natin ng kasunuran at katapatan sa kanyang turo at aral, sapagkat iyan ang katotohanan. Huwag tayong malinlang at maniwala sa itinuturo ng mundo na wala ng buhay pa na gaganda at sasarap sa buhay na ito. It's a lie. Meron pang buhay na nag-aantay sa atin na tunay na ganap, na tunay at totoong kaharian ng Diyos. At kung gusto natin niyang marating, una nating gawin ay maging tapat sa Panginoon at sundin ang kanyang turo at aral sa ating patuloy na pagsisikap na mabuhay sa katotohanan, tularan natin
ang mga martir na sa kabila ng hirap ng kanilang pinagdadaanan, naging tapat sa Panginoon dahil diyan sila ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain nang iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ng ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpapakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong tagalalaan. Di narakila ng lahat ang siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wala.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iyong palintulutan, magkasalanan.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, iyong pahintulutan lahat ng aming kasalanan sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Sa apat na pung araw, sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at Nesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus
tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Pambansang Dambana, ang hanay na mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namatay para sa sarili.